Ngayon, ating tatalakayin at kikilalanin ang naging talambuhay ng isang magsasakang santo na kung saan siya ay naging patron ng maraming mga lugar dito sa mundo hanggang sa kasalukuyang panahon. At siya nga ay si San Isidro Labrador na itinakda ng ating Panginoon upang ating hingian ng panalangin sa tuwing tayo ay magpapasalamat sa magagandang biyayang na ibigay sa atin ng may kapal at upang atin ding hingian ng tulong sa mga problemang ating kinakaharap sa ating buhay araw-araw. Kaya naman halina't muli ninyo akong samahan sa talakayang ito upang ating kilalanin ang kanyang naging talambuhay at kamatayan pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Si San Isidro Labrador ay ipinanganak sa Madrid, Spain noong taong 1070. At namulat naman ang kanyang pagkabata sa isang mahirap na pamilya. Ngunit noong si Isidro ay lumaki na, siya ay nanilbihan sa isang mayamang may lupa na nagngangalang Juan de Vargas na nagmamay-ari ng napakalawak na sakahan sa paligid ng Madrid. At habang tumatagal siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, siya ay ginawang katiwala ni Vargas sa lahat ng parte ng malawak na lupain nito sa isang bayan sa ibabang Spain na kung tawagin ay Caramanca. Tuwing umaga din, bago siya pumunta sa kanyang trabaho, si Isidro ay laging dumadaan sa kalapit na simbahan upang magsimba at makinig ng misa. Ngunit isang araw ay nagreklamo ang kasamahan niyang nagtatrabaho sa kanilang amo na lagi umanong nahuhuli sa pagtatrabaho si Isidro tuwing umaga, kaya naman kaagad na nag-imbestiga ang amo niyang si Vargas at sa pag-iimbestigang ginawa nito, napag-alaman niyang si Isidro ay taimtim na nananalangin tuwing umaga habang mayroon itong kasamang anghel na tumutulong sa kanya upang magbungkal din ng lupa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, labis na nagulat ang amo ni Isidro, kaya naman ang sumunod na mga araw, sa isang okasyon, nakita ng kanyang amo si Isidro, na mayroong anghel sa magkabilang tabi nito, kaya dahil dito, inisip niya na katumbas ng tatlong magsasaka ang nakita niyang nagtatrabaho. Ayon din sa mga paniniwala, si Isidro ang bumuhay sa anak na babae ng kanyang amo na pumanaw na at siya din umano ang nagpabukal ng tubig sa mga tuyong bukirin sa kanilang lugar upang mapawi ang uhaw ng kanyang amo noong mga araw na iyon. Napangasawa naman ni Isidro ang isang babaeng nagngangalang Maria Toribia na tinanghal din bilang Santa Maria de la Cabeza sa Spain dahil ang kanyang ulo na nangangahulugang kabesa sa wikang Kastila ay ipinuprosesyon kapag panahon na ng tagtuyot. Pinaniniwalaan namang ang mag-asawa ay nagkaroon ng anak na lalaki na sa isang pagkakataon ay nahulog sa isang malalim na balon, ngunit sa pamamagitan ng taimtim na panalangin ng mag-asawa ay mahimalang tumaas ang tubig ng balon sa antas ng lupa na kasama ang kanilang ligtas na anak. Kaya bilang pasasalamat nila sa Panginoon, nanumpa sina Isidro at Maria na hindi na sila magtalik at tumira na lamang sa magkahiwalay na bahay, ngunit nang maglaon ay pumanaw din ang kanilang pinakamamahal na anak sa mura nitong edad. At nasundan naman ang masaklap na pangyayaring iyon nang pumanaw si Isidro noong 15 ng Mayo taong 1130 sa lugar ng kanyang kapanganakan malapit sa Madrid, bagamat ang tanging opisyal na mapagkukunan ng pinaniniwala ang totoong petsa ng kanyang kamatayan ay noong taong 1172. Nabeatified naman siya bilang si San Isidro Labrador sa Roma noong 2 ng Mayo taong 1619 ni Pope Paul V at na-canonize naman ng halos 3 taon ni Pope Gregory XV kasama sina Saints Ignatius of Loyola, Francis Xavier, Teresa of Avila at Philip Neri noong 12 ng Marso taong 1622.
Ngunit noong taong 1676, ang kanyang mga bangkay ay inilipat sa Royal Alcázar ng Madrid, upang makilala sa ngalan ng kalusugan ni Charles II ng Spain. Noon namang taong 1760, dinala ang kanyang bangkay sa Royal Palace ng Madrid, sa panahon ng pagkakasakit ni Maria Amalia ng Saxony, at noong taong 1769, inilipat na naman ni Charles III ng Spain ang mga bangkay ni San Isidro at ng kanyang asawang si Maria sa simbahan ng San Isidro, Madrid. Ang libingan ni San Isidro Labrador ay hindi nabubuksan ng sinuman, dahil tanging ang hari lamang ng Spain ang makakapagbukas nito, dahil ang pagbubukas ng libingan ay dapat isagawa ng Arsobispo ng Madrid, at pinahintulutan mismo ito ng hari, kaya dahil dito, hindi ito nabuksan mula noong taong 1785. Ipinagdiriwang naman ang kapistahan ni San Isidro Labrador tuwing sasapit ang 15 ng Mayo sa Simbahang Katoliko at sa Philippine Independent Church ng Pilipinas. Kaya naman bilang pagbibigay galang natin sa santong si San Isidro Labrador, dapat din nating bigyang galang ang mga tagapagmana ng kanyang natatanging napakagandang propesyon sa kanyang buhay, na kung saan ito ay ang mga magsasaka sa ating kasalukuyang panahon, na walang sawang nagtatanim ng ating makakaing mga prutas, gulay at bigas, sa pang-araw-araw nating pangangailangan sa buhay. Huwag po sana nating kalimutang mag-subscribe, like, at share sa video na ito, at huwag din po sana nating kalimutang i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pang video na aking gagawin. Nagustuhan niyo po ang aking mga content at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!